Ang kwento ay nag-umpisa dito. Isang lalaki ang umuwi sa kanyang bahay. Ngunit walang tao sa loob at nasira ang mesa. Agad niyang naisip ang kanyang asawa. Direktang naiulat sa pulisya. May nahanap na mali ang pulisya. Nagkaroon naman siya ng dugo. Ang lalaki ba ay mabuting asawa? Sa istasyon ng pulisya, ano ang karaniwang ginagawa ng iyong asawa? Hindi ako sigurado. Mayroon bang kaibigan ang asawa mo? Hindi ko na tinanong. Pati ang pulis ay napatulala. Sigurado ka bang may asawa ka? Nagkita sila maraming taon na ang nakakaraan sa isang bar. Ang mga babaeng magulang ay pinakamahusay na nagbebenta ng mga may akda. Isinulat nila ang lahat ng mga bagay na lumaki siya upang maging isang libro. Alam ng lahat na siya ay may interes sa musika. Naglaro siya ng volleyball ng ilang araw. Ang isang babae ay hindi pa nagkaroon ng alaga. Para lang mas madaling lapitan ang kwento niya, isang pangungusap, dinaila siya ng lalaki sa kanto ng downtown. Halik sa may pulbos na asukal sa likod ng tindahan ng candy. Sinulat ng kanyang mga magulang sa libro na ang mga karakter ng parehong pangalan ay ikakasal. Isang pangkat na mga reporter ang nagpapahirap sa mga bagay. Sa palagay mo, hindi mo siya mapantayan. Iniligtas siya ng lalaki. Mas matalino ka, banayad, mabait at maalalahanin ka kaysa sa kanya sa libro. Ipinakita ng lalaki ang kanyang ring ng proposal. Agad naman siyang pumayag. Nagbenta sila ng isang mansion sa New York 2 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, ang lalaking ito ay higit pa sa isang mabuting asawa. Siya rin ay isang mahusay na tagapagligtas isang babae mula sa inis. Sa opisina ng lalaki, natagpuan ng pulisya ang isang pares ng pulang panty. May ginagawa tayong minsan sa publiko. Mayroon ding isang sobre na may label na clue. Tanong ng pulis, ito pa rin ang iyong kapa na panabik na laro, tama? Sabi ng lalaki, hindi ko talaga alam ito. Pagalis sa istasyon ng pulisya, dumiretso siya sa brown na kubo. Mayroon ding isang clue na sobre. Hulaan kung saan. Ano ang ibig sabihin? Pumasok ang pulis. Ito ay lumabas na hindi kailanman naniniwala ang pulisya sa kanya. Kaya't palihim silang sumunod sa kanya. Bakit hindi siya pinaniwalaan ng pulisya? Hindi lamang nawala siyang alam tungkol sa buhay ng mga kababaihan. Ngunit lumabas ang ulat sa pagsusuri ng dugo. Pagkatapos ng pagwiwisik ng ahente ng detection, mayroon ding mga kahabag-habag na dagwang kamay na naiwan matapos na pagkaladkad. Madaling inimbestigahan ng pulisya ang pananalapi ng lalaki. Ang bahay na ito sa bansa, ang bar kung saan sila nakatira, sa ilalim ng pangalan ng babae, mga kotse, credit card, utility bill, kahit mga singil sa telepono. Kumusta naman ang mabuting asawa? Sa paningin ng pulis, siya ay sinungaling. Isang batang babae ang sumugod mula sa likurang pintuan. Siya ang estudyante ng lalaki. Siya pa rin ang kalaguyo ng lalaki. Sinabi ng lalaki na huwag muna tayong magkita. Sinabi ng lalaki na hindi okay ngayon. Ngunit ang katawan ay masyadong matapat. Pero hindi niya alam. Natagpuan ng pulis siya ang isang pangunahing exhibit sa kalan sa kubo. Diary ng babae. Ang parehong kwento, ito ay ganap na nawala. Anong masayang buhay? Ang mga magulang ng kababaihan ay nakikipaglaban sa publishing house. Kaya't hindi ito tinalakay ng babae sa lalaki. Direkta niyang binawi ang malaking halaga ng pera na naipon ng kanyang mga magulang para sa kanya. Walang sinabi ang lalaki. Ngunit isang araw pagkatapos nilang pareho ay naging walang trabaho. Naglalaro at umiinom ng beer. Casual na tanong lang. Isinumite mo ba ang iyong resume ngayon? Sumabog kagad ang lalaki. Kung hindi dahil sa pera sa iyong mga magulang, hindi tayo maghihirap. Ang nanay ng lalaki ay may malubhang sakit. Hindi rin niya napag-usapan ang babae. Ibinenta ang kanilang mansyon sa New York. Dinala ang babae pabalik ng bansa. Masaya siya sa bahay. Dahil natagpuan ang babae, nagustuhan niya ang isang labis na tao. Ang babae ay natagpuan ang kanyang sarili na maganda bago kasal. Ngunit naglaho ng ito ng kaunti. Hindi ba't sinubukan niyang iligtas ang kasal na ito? Sinabi na ito ay isang pagtitipon kasama ang mga kamag-aral ng high school. Ngunit alam ng babae ang tungkol sa kanyang kalaguyo noong una pa. Galit ang babae. Kailangan mong lumabas ngayon, tama? Hinarang niya ang pinto. Natakot siya. Paano siya masasaktan ng isang lalaki? Naging maingat siya. Nag-aalala tungkol sa pagtulog. Hanggang sa may sulat ito sa huling pahina ng talaarawan. Takot ako na patayin niya ako. Tapos, nawala siya. Inimbestigahan ng pulisya ang mga record ng pagkonsumo ng lalaki. Bago nawala ang babae, bumili ang lalaki ng isang malaking screen TV. Ang pinakabagong game console. Pagsamahin ang lahat ng impormasyon. Bakit naisip ng pulisya na ang gayong tao ay ayaw tumira kasama ang kanyang asawa? Kaya pinatay na lang niya ang asawa at niloko. Ngunit sinabi ng lalaki na imposible iyon. Hindi ko naman ito binili. Nilagdaan ko ito nang hindi ko ito nakikita. Alam mo ba na buntis ang babae? Matagal nang hindi siya nagtatalik ng lalaki. Bigla nilang naisip ang claw envelope na naiwan ng babae. Pumasok siya sa loob ng cabin. Ito ay pinlano ng babae. Dahil inalis ng lalaki ang kanyang kayabangan at dignidad. Nasa iyo pa rin ang lahat ng pera. Hindi lamang niya mailigtas ang sarili. Ngunit paghihiganti din. Sinadya niyang mag-usap ng 8 kapitbahay. Una, sinabi sa kanila kung paano siya sinaktan ng lalaki. Tiyak na mahahanap sila para sa pagtatanong sa pagsisiyasat ng pulisya. May hinala ang lalaki. Pangalawa, hinakaw niya ang ihi ng buntis. Nagpunta sa ospital para magpatingin. Pagkatapos ay lihim na pinunasan ang credit card ng lalaki. Sa tagal ng panahon, kumukuha siya ng sariling dugo araw-araw. Hinintay lang ang araw na nakaplano. Sinimulan niyang peke ang eksena. Gumawa muli ng mga palatandaan ng pagtatago ng pagpatay. Hinaila ang isang madugong handprint. Ang pinakamahalaga ay, sumulat ng isang talaarawan ang hindi bababa sa 300 mga pahina. Tama at mali, isang kalokohan, isang malinis na buntis. Hulaan kung saan mahuhulog ang pulisya at opinyon ng publiko. Gayunpaman, ngayon ang lalaki ay lubos na nawasak. Bigla siyang napaisip, mayroon siyang 2 dating kasintahan. Natagpuan ng lalaki ang huli. Tinanong siya kung totoo. Tanong ng kabila, anong masasabi mo? Ang panggagahasa ay isang krimen na 30 taon sa bilangguan. Nakita niyang may mali, ayokong magsuot ng kurbata. Bumili lang ang babae ng bungkus at pinilit na isuot ito. Hindi niya matiis na makipaghiwalay. Inisiyatiba ng babae
babae na pumunta sa pintuan ng gabing iyon. Sinabi na tapos na ito matapos ang pag-arte. Sinabi ng babae na inakusahan siya ng sexual na pag-atake. Mayroon siyang likido sa katawan. Mayroong mga bakas ng pagiging nakatali sa mga kamay. Maaari lamang siyang magmadali upang makiusap na nagkasala sa sexual na pag-atake. Hinatulan ng 8 taon. Saka lamang siya nakatakas sa felony ng panggagahasa. Bumabalik ang kamera sa babae. Nanunood siya ng balita sa TV na tumutol sa mga kalalakihan. Natagpuan ng lalaki ang isa pang dating kasintahan. Narinig pa ang lalaki na sinabi ang gusto niya. Bakit may mukha kang sabihin ng aking diyosa? Pinina ang buhok, pinuutol ang maikling buhok. Pindutin ang kanyang sarili gamit ang martilyo. Pagsisinungaling na siya ay isang babaeng nalugi na nakatakas mula sa karahasan sa tahanan. Ang pagkawala niya ay ipinapakita sa TV. Tumingin sa kanya ang maliit na kapatid na babae at ngumiti. Tinanong ng babae kung bakit siya tumawa. Tapos pumunta sa banyo pagkatapos mag-usap. Sumugod ang babae. Dumura ang tasa niya at umupo. Ininom ito ng maliit na Timee. Sa gabi, tinamaan niya ang bola papasok sa butas. Napatalon siya sa tuwa, nalaglag ang bag niya, nakita ito ng kaibigan niya. Kinabukasan, tumunog ang pinto, ang kaibigan niya at ang kasintahan niya. Hinarang niya ang pintuan, hinahanap ng kasintahan ang pera, hindi na makabalik sa bahay, hindi makapag-ulat sa pulis. Napanood ng dating kasintahan ang balita, nakatingin sa mga galos sa mukha ng isang babae, naniniwala siyang binubuli ang kanyang diyosa. Sinabi niya na hindi siya naghahanap ng sino man sa loob ng maraming taon. Naghihintay lang sa kanya, naantig ang babae at umiyak. Sabi ng ex-boyfriend, sundan mo ako, mayroon akong isang maliit na bahay na walang laman. Ito ay isang mansion. Kompleto sa gamit, automatikong mag-upload ng video sa server. Lalo na masuyo ng halik ng nobyo ang noo ng babae, di nagtagal ay muling nabuhay ang dating pag-ibig. Sama-sama nilang pinapanood ang balita, ang lalaking pinagalitan ng opinyon ng publiko sa gitna ng mundo, palihim na gumawa ng isang aksyon. Ito ang pauna sa palakasan kapag sila ay masigasig sa pag-ibig. Ang lalaking matapang pa rin, bigla niyang namalayan, ang manliligaw na nawala, napansin ng dating kasintahan ang pagtataksil. Patayin ang TV at sabihin na magpahinga ng maaga, higit pa sa pagtataksil. Lumapit ang babae na may halik, direktang kinagat ang labi, at ginulo ang kanyang buhok, babae na nagbubuhos ng pulang alak sa sulok ng palda. Ang babae ay umiiyak ng husto sa harap ng bintana, sa bahay ng ex-boyfriend. Babae na nagbihis at handa na, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kanang kamay sa ilalim ng una ng tahimik, namatay ang dating kasintahan. Narinig ng lalaki ang isang kaguluhan mula sa reporter sa labas ng pintuan. Lumabas siya ng pintuan. Ito ay isang babae na lumabas na puno ng dugo. Ang babae ay nahimatay. Sinabi ng babae na humingi siya ng tulong sa dating kasintahan. Ngunit ang dating kasintahan ay nabilanggo at ginahasa. Wala siyang pagpipilian kundi ang pumatay. Ngunit alam ng lalaki, lahat ng kasinungalingan. Bumalik lang ang babae upang ipagpatuloy ang pagpapahirap sa kanya, upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Paulit-ulit na sinasabi sa TV kung gaano ko kamahal ang asawa niya. Gagamitin ang natitirang buhay niya upang makabawi sa kanyang pandaraya. Ang mga kalalakihan ay may mga problema at hindi masasabi. Matapos malaman na ang mga tao sa paligid mo ay mga mamamatay tao, siya naman ang hindi makatulog. Sa puntong ito natapos ang pelikula. Ang parehong kwentong emosyonal. Sa South Population at Women's Diary, ay ganap na naiiba. Hindi ko lang inanunsyo kung sino ang nagsabi ng totoo. Ngunit sa katunayan, naiintindihan nating lahat. Lahat sila ay sadyang itinago ang kanilang masamang ugali. Dahil idinilat niya ang kanyang mga mata. May mga taong umaasa sa kanya. Ngunit walang sino man ang maaasahan niya. Ganyan kami sa relasyon namin. Ang simula ng pinaka-emosyonal na pagkasira. Nagsimula lamang ito mula sa pangungusap na ito. Tingnan ang mga tao sa paligid mo at pag-isipan ito. Nasa huli ang pagsisisi.